Good morning guys, welcome back to my channel and happy second month to me sa YouTube. Second month of vlogging. Well, unang-unang pasasalamatan ko yung 28 subscribers. Hindi na ako umaasang madagdagan. But sa akin okay na yan for now, yung 28 na yan. Masaya na ako, meron akong at least 28 kaysa sa wala, di ba? I'd rather take that. Happy second month to me and to my subscribers na nakikinig sa akin. Whatever nationality it is, thank you very much with sincerity. Well, my vlog for today is about well-rounded people. Diba? I have known well-rounded people. Siguro ang isa doon ni si Sir Alfred. Kasi magaling sa math, magaling sa business management kasi may MBM degree din siya gaya ko. Teacher ko nga siya sa MBM, lalo na dun sa business research project. Bigyan mo ng math, pwede. Bigyan mo ng physics, pwede. Bigyan mo ng chemistry, pwede. Si Sir Randy, ganun din. Sir Randy Solis. And yung si Sir Dante De Jesus, yung English teacher ko nung college. Sobrang galing sa English nun kahit yung phonetics. Kasi phonetics major nga daw siya. Well, kita naman kasi yung accent niya is maganda. Pero ang kagandahan nun, well-rounded siya. Give him history, give him English, give him any subject. Siguro kaya niya sa nga teacher ko sa general psychology. But ang pinakamaganda doon is pag nag-compute siya ng grade, hindi siya yung percent, yung 30-30-40, hindi siya ganun. Kasi usually, kinukompute yung grade namin by percentage. Kinukuha yung percentage. But sa kanya, kay Sir Dante, long math. So, yan yung pinaka-topic ng vlog ko ngayon. Learn to endure the long process. So, dapat alam mo yung long process, hindi ka lang pwedeng puro counter. Kasi kaya ka may counter dahil alam mo yung long process. And kailangan maging well-rounded ang isang PWD gaya ko. Dun sa bagay na dapat well-rounded ang PWD gaya ko. Sa mga bagay na magagawa ko. Lalo na programming, kailangan well-rounded ka. Alam mo dapat kung kailan kailangan itutuloy dun sa daan na yun. At alam mo rin kung kailan dapat humanap nandito. Parang ganun. Kasi yun na lang mag-compute ng grades namin na by long yung mag-a-add ka tapos mag-long division ka. And hindi mo alam talaga yung grade mo. Kung tititignan mo na lang dun sa ibaba ng class card yung range ng grade kung ano talaga yun. Isabihin, wala kang specific na grade na alam, kundi pipili ka within that range. Pwede mong i-assume na ikaw yung starting range nun. Dibawa, 85 to 90. Pwedeng 85 ang grade mo, pwedeng 90. Pwedeng 85, 86, 87, 88, 89, hanggang 90. Pwedeng ganun. Pero ang kagandahan ng mga ganung method of yung pag-compute ng grades as teachers is, may target ka na. Kasi kailangan sa ginagawa natin, may target tayo. Alam natin yung detour at alam natin yung pinaka-long way. Ano, yung papunta ng EDSA, laging traffic sa EDSA. O, so maghahanap ka ng detour. Kagaya ko sa SPWD, 2 months na ako nagbablog, but meron akong 28 subscribers. So sa akin, ang topic ko, kahit na anong maisip ko, hindi naman siguro ako naubusan. So far, ngayon hindi pa. Kasi, I enjoy it. And you know, itong pagbablog is, nag-enjoy din ako na pag-aralan. Napipilitan din ako mag-aral dito. So, yun lang.
naalala ko lang si Sir Dante, at dapat pala maging, di ba, i-model ko yung personality ko. Kasi ginagawa ko na kay Sir Alfred, kina Sir Randy. Pero yung kay Sir Dante, yun ang nakalimutan ko. Nung nakita ko lang yung picture niya sa Facebook, eh, doon ko lang naalala. So, yun lang. Kaya niya si Doc eh, si Dr. Castillo eh, di ba? Bigyan mo ng chemistry, bigyan mo ng biology, bigyan mo ng zoology, mga ganun. Kumbaga, ang daming kayang gawin ng isang tao na yun, na walang excuse. Yung mga ganun. Kasi yung flexibility is dun mo makikita. So, flexibility and adaptability. So, ganun lang. Lalo na si Sir Pablo Ortega, isa pa yun. Pagdating sa mat, naku, sobra. Kaya mahirap, ayoko rin kausap. Kasi baka hindi ko rin maintindihan. Sobrang talino eh. So, lalo na, ang may mga tao na minsan, nandito na lang yung ituturo eh. Nandito na eh. Ilalabas na lang. Kaso ang masakit dun, hindi lahat ng estudyante na deserving eh nakakakuha ng learnings from those good teachers. Hindi ko nasasabihin kung bakit, pati yun ang nakakalungkot. You know, yun na yung sinasabi, if Kobe modeled his game after MJ, copied MJ, if LeBron, you know, considered Jordan as a standard, yung ganun, dapat may ganun pala ako. Although meron na akong dalawa, ba't kailangan mag-adapt ako ng pangatlo? Yung nakaka, alam mo yun, kasi yung pagdating doon sa dalawa, kay Sir Randy tsaka kay Sir Alfred, mahina ako sa mat. So ibig sabihin, yung kay Sir Dante na medyo ano, kasi si Sir Dante kahit na ganun yung ano niya sa ano, sanay siya sa ano, ibig sabihin, mas ginagamit, pag gumagamit ka kasi ng long division, mas ginagamit mo yung utak mo. So yun na lang yun. So you know, yun na lang oh. Thank you and see you on the next vlog. And if you want to subscribe, hit the subscribe button and hit the notification bell for all videos. Sige, bye-bye.